So we are back again, guys, and our topic for today is finding the area of a triangle. So here we go. So, una is kailangan muna natin ng formula. So, let's get it on muna sa right triangle. So, the formula for the area of a right triangle, pag sinabing area, is area yung nasa loob, yung space nung nasa loob, kung ano yung na-occupy niyang space. So, yun. Area of a right triangle equals 1/2 base times height. Usually, ginagamit ito sa right triangles. Pero, pwede rin siya sa hindi right triangles basta given yung height and base. So, ayun, base times height. Hindi lang siya pang right triangle, kundi pang every ano, given na yung height and base. So, for example, ngayon tayong dito. So, ayan. Right triangle. Wait lang. So, ayan. Right triangle. So, for example, this is 3. This is 4. So, what is the area of our triangle? Ayan. So, isa-substitute mo lang yan. So, ito yung magiging height. Kasi yan, height. Kasi nga height, di ba? Anong height mo? Yung tangkad. So, yun, tangkad, height. So, ayan, sa-substitute lang natin. 1/2. 1/2. So, area of a right triangle is equals to 1/2 times base. Which is the base. Pag sinabing base, o, di ba? Base. Hindi yung ano binabasag sa ML, yung base, yung ano, yung base, mga basement, di ba? Base, pag sinabing base, yung pinaka base. Yan, so, alam niyo na yung base. So base, so basically the base is 3. So ayan, times 4. So basically basic. So ayan, so 4 times 3 is 12. Times 12. So, ito times lang natin siya sa 1/2, which is 12 divided by 2 equals 2. Okay. So, yun yung pagkuha ng right triangle. So, how about pag may nakita tayong isosceles triangle? Pwede rin natin gamitin itong formula lang to. But, kailangan muna nating understand na kailangan natin yung height, hindi yung side, yung measure ng side. So, for example, meron tayong isosceles na isosceles. Pag sinabing isosceles, dalawang side po yung equal. So, sa dalawang side na yun, so let's try 5, 5, so 8, so yan, 5, 5, 8. So pag sinabing isosceles, ibig sabihin equal siyang 5 dito tsaka 5. So that is isosceles triangle. May dalawang sides ang equal. So, sa triangle, di ba, there is always 3 side naman kasi nga triangle, di ba? So, ayun. So, basically, isosceles, 2 sides are equal. So, ngayon, wala naman tayong base. So, ay, wala tayong height. Meron na tayong base, which is 8. So, kukunin natin yung height nito, yung tangkad nito. So, kung parehas lang naman siyang 5-5, so, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng angle bisector, which is maghahati
sa gitna nito. Diba? Pag hinati mo yun, ibig sabihin, magiging haba nito is 4. Is, ito naman is 4. So, basically, pwede natin kunin yung height nito. Paano? By using Pythagorean theorem o ano man yan. So, ito, kunwari haatin natin ito, itong side na to, papalakihin ko lang. So, ibig sabihin, magiging right triangle siya. So, itong part na to is ito, ba? Ito na yung hinanap natin. So, 5 ito. So, 5, tapos ito, syempre, ito lang yung makukuha. Hinati natin yung 8, which is yung kabuuan nito. So, magiging 4. So, pinalaki ko lang, guys. So, para makuha ito, kailangan natin ng Pythagorean theorem. So, pag Pythagorean theorem, hypotenuse squared equals the sum of squares of the two sides. So, ayan. So, mayroon na tayong hypotenuse, which is 5. So, 5 squared equals a squared, which is kahit ano naman dyan, which is 4 squared plus b squared. So, ayan, makukuha natin 25 equals 16 plus b squared. So, para makuha natin yung b squared, ito ililipat natin doon, magiging negative or additive inverse, minus 16 ka dyan, minus 16 ka dito. So, cancel to. So, 25 minus 16 is 9. Equals b squared. So, b squared equals 9. So, paano tanggalin yung squared? Para makuha lang si b, square root mo both side, square root both side. So, ayan, b, tatanggal na siyan. Square root of 9 is 3. So, ibig sabihin, 3 times 3 equals 9. So, ayun. Hope nagigets natin yung pagkuha ng ano. But wait a minute, hindi pa natin nakuha yung area ng triangle. So, meron na tayong B or the height of a triangle, which is 3. So, ibig sabihin itong X or itong height nito is 3. So, pwede na natin makuha yung value nung area nung triangle. So, ang gagamitin lang natin is base times height, which is our base is 8. Diba yung haba nito? 8. So, 1 half, which is our base, which is 8 times our height, which is nakuha natin 3. So, 8 times 3, 8, 16, 24. So, 24 divided by 2 or 24 times 1 half equals 12. So, yun po yung area natin. 12 square unit. Kung ano man yung unit nyan, kung centimeter yan, 12 square centimeter. Kung inches yan, 12 square inches. Diba? Or inches square. Kayo bahala kung anong tawag nyo dyan. So, ayun. So, meron na tayong 1 half times base times height. So, saan nga ba nanggaling si 1 half base time height? Nanggaling lang siya sa pinaka-basic na formula ng or pinaka-complex na formula ng triangle, which is formula of a triangle given side angle side, which is pag sinabing side angle side, ibig sabihin side angle side. So, SAS. So, ito yung given side, angle, side. So, pwede rin dito, side, angle, side. Pero, hindi siya pwedeng side, side, angle. So, hindi pwede yun. So, dapat side, angle, side. Or side, angle, side. So, hindi pwedeng side, side, angle. So, itong formula na to is galing lang din naman sa itong formula natin kanina is galing dito, which is 1 half A, or gagawin lang natin si A
B, tapos times sine theta. So, kanina, so, paano nakuha yung formula ng right triangle, which is 1/2 base times height lang. Kasi ang sine, pag tinype nyo sa calculator, tinype nyo sa calculator, itong sine. Pag sinabing kasing sine 90, kasi ito yung palaging given, di ba? Yung height tsaka base. So, ito yung nagre-represent ng A at tsaka B, itong dalawang side na to. Tapos yung angle, which is the theta, which is the theta. So, sine 90, pag sinabi kasing sine 90, equivalent lang siya kay 1. So, useless na lang din. Kaya, hindi natin ginagamit masyado itong formula nito pag right triangle. Kasi, given naman na sine 90 is 1. So, it's either ito ang gamitin nyo sa right triangle or ito. Kasi ito naman, pwede nyo siyang gamitin sa ibang problems. For example, ang given is 4, 7, tapos theta mo is 30, kumari ganyan, makukuha mo yung area ng triangle, which is 1/2, tapos yung dalawang side mo lang, pag timesin mo lang, 4 times 7 times sine 30. O input mo lang yan sa calculator, makukuha mo na yung sagot ng area ng triangle. So, that's how you get area of a triangle given the side angle side. So, here we go naman sa equilateral. So, pag sinabing equilateral or equilateral triangle is equal lahat ng sides. Equilateral, equal lahat ng sides. So, pag sinabing equilateral, kung 10 to, 10 na din to, at 10 na din to. So, equilateral triangle is 10, 10, 10, or it is equal lahat. So, the formula of equilateral triangle is square root of 3 over 4 S squared or side squared. So, simply, ang gagawin lang natin is square root of 3 over 4 times S, which is 10, yung side natin. Kasi S lang naman yan. Kasi pare-parehas yung equilateral. So, S lang gagamitin natin. Squared lang natin. So, ayun. So, squared. So, magiging 100. So, tapos, ang 4 divided by, 100 divided by 4 is 25. So, 25 square root of 3. Yun na po yung magiging sagot natin sa area ng equilateral triangle na 10, 10, 10. So, to make it clear or to check it is gamitin natin yung formula natin kanina, which is 1/2 base times height. Pero hindi naman to right triangle, di ba? Wala tayong height. So, 10, 10, 10. So, given na 10, 10, 10. Ang gagawin natin is kunin natin yung height muna. So, magiging 5 to. So, ang gagawin lang natin is ito, di ba? 5, 5. So, kunin natin. So, C squared. So, 10 C squared equals A squared plus B squared. So, kunin natin yung height. So, kunin natin. So, 100 equals 25 plus B
squared. So, ayun. So, pag nilipat mo yun, magma-minus 75 equals b squared. Tapos, square root both side. Okay. So, square root both side. Ayun, matitira is of 5 square root of 3. Bakit? Kasi kung titingnan po natin, sa square root of 75, ang magiging equal niyan is square root of 25 times 3, which is square root of 25 is 5. Lalabas siya dun. So, 5 square root of 3. So, kung naalala nyo sa college algebra, if you have, yun, maalala po natin, or it's either type it on calculator. Makukuha pa rin natin yung sagot. So, ayan. So, meron na tayo ng 5 square root of 3. Ngayon, di ba, ang kailangan natin is the area to make it prove na equal siya dito. Eh, ito, height pa lang nung triangle. So, ang height ng triangle is 5 square root of 3. Tapos, yung base niya is 10. So, 1 half 10 times 5 square root of 3. Diba? Kasi yung base natin is 10. Kasi nga 10 yan. So, ayun. Try natin kung magkapareso makukuha ang sagot. So, 10. So, 1 half times 10 square root of 3. So, 50. So, tataas na natin. So, magiging equal niyan is, tataas ko na itong lahat over 2. So, 50 square root of 3. So, 50 divided by 2 is 25. 25 square root of 3. So, yun po yung sagot or the area of that equilateral triangle. So, equal lang siya sa formula natin kanina, which is prove na totoo yung formula natin. So, this is our formula for equilateral triangle. So, ayun. So, I hope you enjoy that. So, here we go naman sa Heron's formula or Heron's or whatever you call it. This is the formula for a triangle given lahat ng sides. So, given lahat ng sides. So, let me show you. So, area of a triangle based kay Heron's, ang area of a triangle is square root of semi-perimeter times semi-perimeter minus A times semi-perimeter o yan, semi-perimeter minus B times semi-perimeter minus C. So, ngayon, for example, may given tayong triangle. So, kailan ginagamit ulit si Heron's formula? Kapag given yung tatlong sides ng triangle. So, si S dito is hindi siya side. Hindi siya tulad ng equilateral triangle kanina. So, dito naman is, for example, 11, 10, 9. So, dito naman, ang gagawin natin is kukunin muna natin yung semi-perimeter. So, yung semi-perimeter. So, paano kunin yung semi-perimeter? Kunin natin yung buong perimeter divided by 2 or yung pinakagitna ng perimeter. So, perimeter, ano nga ba yung perimeter? Yung total, kung gaano kahaba yung mga sides. Kunwari, ito 9. So, gaano kahaba to? Pag binaklas mo yung triangle, kunwari itong triangle, so, gaano to kahaba?
yung side. So, di ba pinagpa-plus lang natin? So, gaano siya kahaba? 9, 10, 9 plus 10 plus 11 is 30. So, 9 plus 10 is 19 plus 11 is 30. So, perimeter is 30. So, pag kinuha mo yung semi-perimeter, divided by 2 mo lang. So, semi-perimeter is 15. So, ngayon, ang gagawin na lang natin is sa substitute itong 15 tsaka yung ABC. So, ilalat natin is either ito yung A mo, kahit sino na yan, kahit balik-balik natin na yan. So, A, B, C. So, ulit na lang natin na ito si A, B, C. Or, it's either A naman to, A, B, C. So, it depends on you. So, ayun. So, ayun. There you go. So, S or semi-perimeter is 15 times 15 minus A, which is 10, times 15 minus, ano yung B natin? 11 times 15 minus 9. So, there you go. So, 15 minus 10 is 5. 15 minus 11 is 14. Ay, 4. 14. So, 4. Then, 15 minus 5 is 15 minus 9 pala. 15 minus 9 is 6. Tama ba? 6. Oh, yeah. 6. So, dito, syempre, para mabilis tayo, gamit na tayo ng calculator. So, let's try to use my calculator dito para mabilis. Wait lang, ayaw mag-open. Ayun. Wait lang, guys. So, ayun. Meron na tayong calculator. There you go. Lipat lang natin yung calculator natin dito. Tapos, na to. Ayan na. So, ayan. So, there you go. So, ano na yung kanina? Oh. So, ayan. So, 15 times 5 times 4 times 6. So, the answer would be 1,800. So, 1,800. Tama ba? So, 1,800. So, pagkatapos niyan, i-square root natin. So, i-square root of the answer would be, yan. Diba na ito nasi-switch sa radicals? So, hindi siya nasi-switch sa radicals ng mode data natin. So, mode. Hindi ko kasi na-set up. So, wait lang, guys. So, ayun. Hindi ko na-set up itong ano natin. Set up. So, ayun. Try natin sa yun naman, tama naman. Ayun, ayaw naman. So, yun siguro. Kalimutan ko na i-set up to. Kasi, hindi ko, mas gamay ko pag nahawakan ko. But, ayun nga. So, ano ba yan? Factor niyan. So, kunin na lang natin yung factor niyan. So, factor is para mabilis is, yun na yung magiging sagot natin. Kung ano yung lalabas sa calculator natin dito sa final answer. It's either decimal or the radical signs. So, ayun. So, I hope natuto kayo sa videong ito. So, ayun. There you go. Ayaw nang lumabas nung radical natin. And, I hope naman na natuto kayo kahit papaano sa videong ito. Kung paano kunin ang area ng triangle. It's either right triangle or given all the sides
sides or given the equilateral siya or given na side angle side siya. So I hope you like this video and continue to support our channel, and goodbye. God bless you all. Subscribe to my channel if you haven't, and bye bye guys.